Guys, welcome back sa ating channel, Motmot TV po at iba pa. So, usapang seryoso po muna tayo ngayon guys. Kung napanood nyo po yung last na vlog natin, medyo may laugh trip po tayo dun. So guys, bibigyan ko po kayo ng tips or kung ano po dapat yung mga kailangan nyong malaman bago po kayo bumili ng second hand na laptop. Lalong-lalo na po ngayon, kailangan na kailangan po natin for schooling ng laptop. So hindi naman po natin kailangan bumili ng brand new na laptop, lalong-lalo na po pagdating sa budget. Kailangan natin ng medyo mas mababa na budget. So guys, ito lang po dapat ang kailangan nating tandaan pag bibili po tayo ng second hand na laptop. Una po sa lahat, number 1, kailangan nyo pong i-check physically yung laptop. Ito, sample po. Kunwari, bibili po kayo ng second hand na laptop, make sure nyo po physical check up po lahat po ng edge. Check po natin to, make sure nyo po na walang bend, walang nyuti po. Kailangan po natin i-make sure lahat po yan, kasi po pag yan may bend, ibig sabihin po may history na nahulog, bumagsak or na naitama sa pader or kahit saan. Pangalawa po guys, kailangan natin i-check yung screen. Titignan po natin yung screen kung may crack siya. So titignan po natin lahat yan, lahat po ng corner kailangan natin tignan, side by side po lahat yan. Pangatlo po, kailangan natin i-check yung keyboard, kasi po ang keyboard po mahal po yan pag yan po ay sira. Kasi minsan yung mga nagbebenta ng second hand laptop, sobrang tagal na ng laptop, nag-stuck po ang keyboard. So kailangan natin i-switch on yung laptop. Pagka na-switch on nyo na po, mag-open lang kayo ng notepad. Pagka-open nyo po ng notepad, press nyo po lahat isa-isa yung keyboard. Testing po natin dito. Papakita ko sa inyo. So, te-testing natin guys. Lalagin lang po tayo. Pagka-login nyo guys, magbukas lang kayo ng notepad. Pag nakapagbukas lang kayo ng notepad, yan, pwede nyo na pong i-press isa-isa yan para matest natin kung gumagana po lahat ng key. Lahat po yan kailangan nyo i-press. Kung pwede po, i-slide nyo ng ganyan ng daliri nyo para ma-check natin kung hindi po nag-i-stack ang keyboard. Kasi po, pagka may isang letra dyan, hindi po gumana or nag-stop, hindi po nabibili ang isang key sa shop. Wala po nagbebenta ng isang key lang. Kunwari, nasira yung key, stuck yung key, letter K. Hindi mo pwedeng bilhin yung isang letra lang. Bibilhin mo, kailangan buo yung keyboard. So, mahal po ang keyboard. So, isa po yan, kailangan natin i-check pag bibili po tayo ng second hand laptop. So, pang-apat po guys, battery po. Yun po ang pinaka-importante pagka nag-work po tayo, lalong-lalo na po pag sa labas. Paano nga ba natin matcheck yung battery? Guys, di na po natin kailangan ng application or tools nag-install sa laptop para matcheck yung condition ng battery. Punta lang po tayo dito sa search bar. Type nyo lang po CMD. Enter nyo po. May lalabas po na kulay itim. Type nyo lang po power. Power CFG dot EXT / battery report. Ito po bibigyan niya po yung report ng battery.
So battery life report, makikita nyo po siya dito sa pot na to. C drive, user, administrator, battery. So titignan natin yung condition po ng battery niya. C drive, ito sa user, administrator, ito. So buksan lang po natin to. Click mo lang yung okay. Ito guys, ang i-check nyo po dito is yung cycle nya, cycle count ito. So guys, 151 na ang cycle count nito. Dapat ito hindi siya lalagpas ng 200 ang cycle count nya. Ibig sabihin kasi pagka lumagpas na yan ng 200, ibig sabihin maano yung battery nya, mabilis na ma-dead, mabilis na malobat. Kasi minsan ang mga nagbibenta ng online or mga second hand sa mga shop, pinu-full charge nila ang laptop, tapos saka sila magsa-sale stock, may benta sa inyo. Siyempre pag nasa shop ka, hindi mo naman kailangan mag-stay doon ng 1 hour para ma-check mo yung battery. So magugoyo kanila. So siyempre full charge nila yung nilalagay ni display. So i-check mo siya within 10 minutes. Siyempre, pag nakita mong okay na yung laptop, ipunin mo na. Ay, may depekto pa lang battery. After 30 minutes, biglang naging 10% na lang ang battery. May mga ganyan na chances kasi sa battery natin. So, ang unang nasisira po sa laptop natin is battery po. So, isa po yan sa pinaka-importante yung kailangan natin malaman. So, nasa panglima na tayo guys. So, sa panglima po guys, kailangan nyo po ng... So, ang panglima guys, kailangan nyo ng USB. So, pag nagpunta kayo bumili ng second hand laptop, dapat may dala na kayong USB. Yung USB na yun, para ma-check po natin yung USB port ng mga laptop. Kung yung laptop po nabibili nyo, may apat na USB port or tatlong USB port, kahit ilang mga USB port yan. Make sure natin, insert natin lang yung USB. Make sure natin na gumagana lahat. So kung latest naman yung bibilhin nating laptop, C-type ng mga USB nila ngayon, kailangan din natin ng converter para ma-insert natin yung USB. So pang-anim guys, kailangan natin i-check yung configuration ng laptop. Minsan kasi yung mga dinidisplay nilang laptop, yung mga nilalagay nilang mga configuration, hindi po tugma dun sa laman ng loob ng laptop. Kumbaga parang nilalagay lang nila yun para masilaw ka dun sa configuration niya. Lalong-lalo na sa sticker niya guys. Huwag po kayo maniniwala sa sticker niya. Yung mga sticker po guys na nakadikit sa mga ganito. Minsan po yung mga ibang second hand na laptop, hindi po totoo yung mga nakadikit na sticker dito. May mga nabibili lang kasi na ganito, mga sticker. Minsan ilalagay nila i7, 8th generation. Pero pag chinek mo sa loob niya, 6th generation lang pala siya. So guys, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-check ng configuration sa laptop. Punta lang po kayo dito sa My Computer guys. Kung walang My Computer kasi Windows 10 na lahat ng gamit, click nyo lang tong folder. Right click po kayo sa This PC, tapos Properties po. Yan, makikita nyo po yung configuration dito. Paano nyo makikita yung generation niya? Dito po, 8th generation po ito. Bakit 8th generation? Nakikita nyo dito i7-8550U. Ibig sabihin pag 8550U, 8th generation po yan, dito po tayo magbe-base yung unang digit po na number. i7-8. Kung i7-7 or -6, sabihin 6th generation po yung mga yun. So totoo po itong sticker na nandito. So for i7 siya na 8th generation. 16GB RAM. Okay. So medyo malupit-lupit po itong configuration nito. Tsaka, so guys, isa po yan sa mga kailangan natin i-check, i-make sure yung configuration po ng laptop natin.
And then last po guys, yung hard disk po. Kailangan po natin i-check yung hard disk. So pag-check po ng hard disk guys, kailangan po natin ng application or tools para ma-check natin yung health po ng ating hard disk. Lalong-lalo na po sa second hand na laptop, sobrang tagal na rin po nung laptop, bumibigay din po ang hard disk. So paano po natin i-check yan? Pagkabili nyo po ng laptop, pagka-uwi nyo ng bahay, download po kayo kagad ng application. Ito po ang pangalan ng application na kailangan nyo i-download. Yun po ang pinakahuli guys, hard disk, kailangan po natin i-check. Dapat po 100% ang health ng hard disk na mabibili natin second hand. Kasi po pagka hindi po 100% yan, eh babalik at babalik kayo sa mga shop. Minsan kasi pagka hindi 100% ang health ng hard disk nyo, tendency niyan, sobrang bagal ng laptop nyo. So syempre, mag-isip ka, ay may virus ang laptop ko, pupunta ka ngayon sa shop. So ngayon si shop naman, i-format niya, magbabayad ka ngayon. Dapat kasi 100%, kahit 99.9 ang health niyan ng hard disk, wag nyo pong kukunin. Dapat laging 100%. Hindi po natin makikita yung ano. Ito, pakita ko na lang po sa inyo guys. Guys, mag-download po tayo ng Hard Disk Sentinel. Pagka naka-download na po tayo nun guys, install lang po natin. Install ko na lang dito. Tapos tanggalin ko na lang din. Para mapakita ko sa inyo. Ito po, Hard Disk Sentinel. Install nyo lang po ito guys. I-run nyo lang. Next lang yun guys. Mabilis na mabilis lang po install yun. Yung kaya nyo na po yan install. Pagkatapos po, i-run nyo lang po. Nakikita nyo po dito yung health ng hard disk. Yan. So ang health po ng hard disk itong laptop ko is 100% po. So dapat ito laging 100% po. Pag ito po 99.9, eh, ibalik nyo na po yung nabili nyong second hand laptop. Yung sigurado ko po sa inyo, pag 99.9% yan, babalik at babalik po kayo lagi sa inyo shop. Make sure nyo po na ito laging 100%. Tapos ang performance niya 100% excellent, health po niya 100% excellent din. So yan po guys. So yan po guys ang kailangan nating malaman pagka bibili po tayo ng laptop na second hand. So guys, sige po. Hanggang sa muli po mga kamot-mot. Keep safe everyone and then God bless po sa lahat. See you on my next vlog. Bye-bye.